Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, kasabay nito ang pagbabago ng pakikidigma mula sa mga taktika hanggang sa mga kagamitang pandigma. Ang pakikipaglaban noon ay ginagamitan lamang ng kamay hanggang sa paggamit ng mga espada, mga baril, military tank, aircraft at ang makabagong anyo ng technological warfare ay ang paggamit ng mga drone. May tuturing na isa sa mga powerful tools of destruction ang paggamit ng mga military drones dahil sa abilidad nitong mahirap i-detect. Nagagawa ring magdala ng isang drone ng lubhang nakakapinsalang mga pampasabog at nakokontrol ito sa pamamagitan lamang ng isang remote. At ang pinaka the best na part ay hindi malalaman ng iyong target na paparating na ang isang drone at sa mga oras na magtataka sila kung ano ang nangyayari ay huli na ang lahat. Ang Russia ang kinikilala na pangalawa sa mayroong pinakamakapangyarihang military sa mundo, samantalang ang Ukraine ay nasa 22 lamang. Ngunit sa nangyayaring hidwaan ngayon ng dalawang bansa, inaakala ni Putin na napakadali lang sakupin ang Ukraine. Pero dahil sa tulong ng mga NATO country at sa paggamit ng mga Ukrainian soldiers ng mga drone, nagawa ng mga sundalo ni Zelensky na durugin at pasabugin ang iba't ibang kagamitang pandigma ng Russia. Mayroon ang ginagamit na mga drone ang mga sundalo ngayon sa iba't ibang mga bansa para sa kanilang mga military operation. Pero ang pinakapinangingilagang drone ay ang most powerful weaponized drone na Switchblade Kamikaze o Suicide Drone. Gaano ba talaga kalakas at ka-advance ang drone na ito? At gaano naman ito makakatulong sa Ukrainian military? Ang idea ng paggawa ng Switchblade Kamikaze o Suicide Drone ay nagmula sa US Air Force Special Operation Command at na fully developed naman ng mga US Army. Naisipan nilang mag-develop ng ganitong drone na ang layunin ay upang magkaroon ng mabilisang response ang mga sundalo ng Amerika sa Afghanistan dahil sa mga ginagawang pag-ambush ng kanilang mga kalaban. Noong kalagitnaan ng mga taong 2000, ang pakikipaglaban ay kadalasang ginagamitan ng mga manned military planes, ground soldiers at mga mabibigat na mga military equipment o makinarya gaya ng mga tangke, mga missiles at mga artillery. Ang paglikha ng ganitong klase ng drone ay sobrang nakakatulong sa iba't ibang gawaing pangmilitar, gaya ng hindi na nila kailangang magplano ng mabusisi kung paano aatake sa ground at tumiming sa paggawa ng airstrike. At malaki din ang nababawas na gasto sa mga operasyon at collateral damage. Unang nakitaan ang pagiging epektibo ang Switchblade Kamikaze noong May 2012 nang gamitin ito ng mga US Marines para sa pag-strike at pag-detonate ng mga improvised explosive devices sa Afghanistan. At dahil nakita nila na malaki ang naging tulong nito sa kanila, lalo pang pinadami ng Amerika ang paggawa ng mga Switchblade Kamikaze drone. Tinawag itong Switchblade drone dahil katulad dito sa isang Switchblade knife na isang pitik lang nag-a-activate agad ito at maari nang gamitin. Walang knife blade ang drone na ito pero dahil sa kanyang portability, pagiging lightweight at madaling i-assemble, tinawag siyang Switchblade drone. Ang propeller naman ng drone na ito ay napaka-slim at napakatalim na parang ang isang blade. At tinawag naman itong Kamikaze o Suicide Drone dahil katulad dito sa Kamikaze Tactic na ginawa ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaan na kung saan gumagamit sila ng isang aircraft na lula ng mga explosive na pinapalipad ng isang piloto at direktang ibinabagsak papunta sa mga barkong pandigma ng mga Allied na magre-resulta sa pagkasawi ng piloto nito at pagkawasak ng kanyang target. Paano ba gamitin ang isang Switchblade Kamikaze? Napaka-unique ng pag-assemble ng drone na ito sapagkat magagawa mo siyang i-setup sa loob lamang ng 5 minuto. Mayroon itong tube na katulad sa isang maliit na mortar at gamit ang ground control system, pwede na itong paliparin ng isang operator o sundalo na gumagamit nito. Kapag nakalabas naman sa isang tube ang drone, sunod namang mag-a-activate ang pakpak nito kasabay sa pag-ikot ng kanyang propeller at diretso na itong pupunta sa designated target sa pamamagitan ng pag-control ng operator na nasa ground. Habang nasa operation naman ang drone na ito, nakikita ng operator sa screen ang view dahil sa dala nitong camera. At kapag na-identify na nila ang kanilang target, mag-aabang na lang ito kung kailan makakuha ng magandang timing para sa pag-strike. At kapag na-stabilize na ang target, agad namang bubulusok ang drone papunta sa target at papasabugin ang kanyang sarili. Ginagamit din ang Switchblade Kamikaze para sa pag-scout upang makakuha ang mga sundalo ng magandang pagkakataon kung kailan at saan pwedeng sasalakay. Mayroong dalawang model ang Switchblade Kamikaze o Suicide Drone. Ang Switchblade 300 model ay mayroong bigat na 5 pounds. Nagagawa nitong lumipad sa layong 6 na milya o 15 minutong walang tigil na paglipad at bilis naman na 63 to 100 miles per hour. Hindi nagagawa ng ganitong model ang malayo ang travel dahil nakadesign lamang sila na dinadala o inilalagay sa isang backpack. Ginagamit din ang Switchblade 300 para sa pag-track sa galaw ng kalaban at pag-atake sa mga maliliit na infantry unit.
Ginagamitan ng remote control ang drone na ito at kinokontrol naman ng isang trained soldier. At hindi tulad sa ibang mga armas, nagagawa ng isang switchblade drone na i-disengage o i-abort ang kanyang mission anytime. At gamit ang real-time GPS coordinate at video, nagagawa ng kamikaze drone na i-lock in ang kanyang target para ma-minimize ang mga collateral damage gaya ng mga sibilyan. Ang isang model naman ng Switchblade Kamikaze ay ang 600 model. Mayroon naman itong timbang na 50 pounds at kayang lumipad ng mahigit 40 minutes at 25 miles naman ang layo at mayroong bilis na aabot ng 115 miles per hour. At dahil mas malaki ito at mas mabilis, karaniwang inaatake ng ganitong drone ang mga military tank, mga building at malalaking grupo ng mga sundalo. At kahit malaking uri ng drone ng isang Switchblade Kamikaze 600, sa loob lang ng 10 minuto nagagawa mo na itong isetup at gamitin. Ang Switchblade Kamikaze drone ay isang tactical unmanned system o unmanned aerial vehicle dahil nga hindi na ito kinakailangan ng isang piloto para paliparin. At dahil sa pagiging epektibo nito, maging ang ibang mga bansa ay nagnanais ng ganitong uri ng drone. Maging ang Russia ay mayroon din silang ginawang suicide drone at ito ay tinawag nilang QBBLA Kamikaze drone. Pero di tulad ng Kamikaze drone ng Amerika, sablay ang drone na ito ng Russia. Dahil bukod sa mahina ang quality nito, ilang beses din itong nagmintis sa kanyang target. Kamakailan lang, 100 Switchblade Kamikaze drone ang ipinamahagi ng Amerika sa Ukraine para magsilbing tulong sa kanilang patuloy na pakikidigma sa Russia. Bawat drone ay nagkakahalaga ng tumataginting na $6,000, nakabilang naman sa kanilang natanggap na $800 million military aid mula sa Amerika. At mayroon ding report na makakatanggap pa ulit ang Ukraine ng karagdagan pang mga Switchblade Kamikaze drone. Ikaw kapatid, anong opinion mo sa topic na ito? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang video ito, maiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating Munting Channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!